Hey guys! Welcome back po dito sa ating YouTube channel. And for today's video, eto mag-update na naman nga po tayo hinggil po sa kaganapan sa Legit Dowry Cards. At ang isa po sa atin pong nasagap ay patungkol po sa grand reunion ng mga dati pong Legit Dowry Cards. So, ang chismis po na ito no, ay nanggaling mismo sa bibig ni MJ Marfori. Ay narinig nga raw po ang mga netizens na may pag-grand reunion para po sa July 1. Ngayon, tanong ng mga netizens, sino-sino daw po kaya no, ang makakasama po ng mga Legit Dowry Cards? Nariyon din daw kaya si Rubio, si Jimmy, si Julia Clarete, si Anjo, si Kimpy, si Jano Gibbs, at marami pang iba. At the same time, nandun din daw ba kaya si Catriona Gray, Julian San Jose, Camille Prats, Aisa Zegera, at marami pa pong iba na nakilala or nagsimula po sa Itbulaga bago po talagang nakilala ng bonggang-bongga. Kung matatandaan po kasi natin, ang News 5 ay panay rin po ang paglalabas ng mga dating Legit Dowry Cards na nakasama po ng TVJ sa Itbulaga noong araw. So, meron pa nga silang ilang patrivia. And dahil dyan, napapaisip po ang maraming netizens, ano? Ito ba ay pagpapabaliktanaw lamang ng News 5 para ipromote po ang TVJ at i-boost pa ang excitement ng mga maraming manonood para makuha po or makurot ang mga puso ng mga dati ng viewers po ng Legit Dowry Cards? Or ito ay isang pahiwatig na magkakaroon po ng reunion at lahat ng kanilang mga nabangkit, syempre pwera na lamang po dun sa hindi po pwede na, makakasama po nila sa kanilang grand opening or pilot episode sa July 1 or bukas na po, isang tulog na lamang po yan. At mapapanood na po natin ang TVJ and Legit Dowry Cards. Kasi ultimo nga po si Sharon Cuneta ay kasakasama po nila. So, paano na lang po kaya no, yung mga nire-request po talaga ng mga Legit Dowry Cards supporters. Kagaya ni Ruby, ni Alden Richards, Jimmy Santos, muli kayang makikita sa entablado kasakasama po ang mga Legit Dowry Cards. Narito nga po't pakinggan natin ano yung sinasabi nila na narinig mismo nila sa bibig ni MJ Marfori. So yan po yung tinuturing ng mga netizens na pagbubuking para po sa mangyayari po bukas. So may pag-grand reunion na siya naman po talagang request ng marami na sana lahat po ng mga naging guest or lahat ng mga naging host noon ng dating Itbulaga ng TVJ ay makita po nila at magsama-sama po sa grand opening para bongga. Yung mga available lang of course at posible na makapunta. So kapag nangyari po yan, talaga naman pong masasabi natin na bongga ang inihanda po sa atin ng TVJ. Kahit po mayroong mga bashers dyan na kino-question ang kanilang studio na kesyo maliit lamang. Pero at the end of the day, hindi naman po natin alam kung ano ba talaga ang inihanda para sa atin. Kung yan lang po yung ating pagbabasehan, ay napakahina po nito para sabihin na napakabulok po ng magiging grand opening or pilot episode ng nasabing noon time show ng TVJ. Kasi sa pa-viewing party pa lamang ay masasabi po natin na pinaghandaan po ng TVJ ito. And nasabi rin naman po ni Bossing na hindi lang po basta bongga ang nasabing opening po nila, kundi bonggang-bongga. Kaya abangan na lamang po sa July 1. Samantala, bukod po sa pagtatanggol ni MJ Marfori sa TVJ dahil po sa mga pangbabatikos na natatanggap ng mga ito na totoo naman ay wala silang alam sa paghahanda at sorpresa na inihahanda po ng TVJ para sa lahat bukas, ay meron na naman ka pong paraan ano, ng pagsuporta po para sa TVJ ang atin pong nasagap ngayong araw. So meron pong mga Legit Dowry Cards ngayon na naglagay na po ng kanilang frame sa kanilang profile picture sa Facebook.
So kung kayo po ay mga legit Dabricads, proud na legit Dabricads at sinusuportahan po ang TVJ at nais nyong makiisa, po pwede po kayong makiisa sa pagsuporta sa pamamagitan ng paggamit po ng frame na yan na legit Dabricads ako. So ang ilan po ng legit Dabricads ay nakapagpalit na po ng kanilang profile picture na mayroon pong frame na ganito. So, isa na rin po si Main Mendoza at ilan pa pong mga legit Dabricads. At ilan po mga netizens na nakikisimpatya at sinusuportahan po ang TVJ para po bukas at sa mga susunod pa pong araw hanggang sa huli pa nga pong araw. So, narito nga po yung frame para po sa ating mga profile picture. Kaya naman, ano po iniintay ninyo? Magpalit na po kayo at lagyan po ng frame na ito, legit Dabricads. Tapos may nakalagay po na number 5 po sa itaas. O, di ba? Napakarami pong pakulo po para po sa darating na July 1 at masasabi natin na talagang puspusan at marami po silang inihanda, prepare para po sa atin. Samantala, marami naman pong mga netizens ang natuwa dahil po nagpa-blessing prayer po muna ang TVJ. Binabasbasan po muna nila ang kanilang show, ang kanilang pong studio bago pa man po ang final show. So, narito nga po ang komento ni Florida Lopez. Perfect move. I was about to suggest that an opening blessing prayer be initiated prior to the actual July 1st opening day. Mayroon na pala. Mainam na kasama siya, Poong Ama, Panginoong Hesus at Inang Berheng Maria sa anumang gawain sa araw-araw. At sa mga proyekto, ang basbas o blessing ay kailangan upang pagpalain at malayo pa at malayo sa masamang espiritu. So, masasabi po natin talaga na planchado na at naka-schedule na po yung mga bagay na kailangan po nilang gawin, kaya puspusan po sila upang sa gayon ay matapos po nila at hindi po kailangan nilang maghabol at mag-double time dahil may mga bagay na hindi po natapos. So maganda rin po yun na meron silang nakalagay na schedule at lahat po ay nakalista para i-check na lamang po nila kung ano po ang natapos na at ano pa ang mga kailangan nilang gawin. And diba sasabi po natin na talagang well prepared po ang TVJ kahit po napakaliit po ng panahon ng kanilang pag-aasikaso. And kahapon nga nagkaroon na sila ng pamisa sa studio kung saan after po nito ay nag-live po sila. And ngayong araw ay inaasahan po natin ang pa-dry run at the same time ang ilan pa pong mga update. And sigurado po dahil ngayon ang huling araw para po sa kanilang pagpe-prepare ay puspusan na po yan. Yung mga bagay na hindi pa nila natatapos sa ngayon. Kaya naman, napaka-importante po ng pagsuporta po ng mga legit Dabricads, ang moral support upang sa ganon ay ganahan po ang lahat at the same time ay mawala po yung stress at pagod na kanilang nararamdaman. Mahirap po yan kapag ka ang legit Dabricads, of course bago sumalang po sa July 1 ay magkakasakit. So, maaapektuhan po ang kanilang show. Kaya naman, napaka-importante po ang inyong mga words of wisdom. Napaka-importante po na kayo ay nakasuporta sa kanila at hindi magsasalita ng hindi po maganda para maganahan pa po sila lalo at mas mapaganda po ang kanilang gagawin sa July 1. Pero tayo naman hindi importante kung bonggam-bonggam-bongga. Ang importante po sa atin ay makabalik na po at maipanalo higit po sa lahat ng TVJ ang kanilang laban para po sa trademark na Itbulaga. Yun, aminin po natin, excited tayo na mangyari po itong July 1 na maging successful, na marami pong pasabog. Pero mas excited po tayo kung maipapanalo po ng TVJ ang Itbulaga po. Or ang trademark na Itbulaga. Nako, baka mas bongga pa po sa pambansang araw ng 1,000 isang tuwa. Ang ating kasiyahan ang gagawin po ng TVJ kapag naipanalo po nila
ang trademark na Itbalaga. And tayo po ay ipinagpe-pray po yan. Nawa ay hayaan at loobin po ng Diyos na maipanalo po nila ito. Dahil sila po ang deserve na humawak at pag-angkin ng trademark na ito. So, yun lang po muna ng update natin ngayong araw. Don't forget to click the subscribe button and notification bell para sa iba pang balita.